PhilHealth para sa senior citizen. Paano i-avail? Libre ba ito? Panoorin ang video clip ng mga PhilHealth officer tungkol dito. Panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Yung ating PhilHealth member registration form lang na available yan sa ating website sa www.philhealth.gov.ph. Punta lang po tayo sa online services o dun po sa download forms, no? At automatic po, may da-download nyo yan, may preprint nyo po sa inyong mga printer at mag-fill out po, fill outan natin. Tapos, pwede na nating ipadala yan or dalhin sa ating tanggapan sa PhilHealth. Maglakip lang kayo ng yung kopya, photocopy po o xerox copy ng yung birth certificate or kung wala, any government issued ID or kahit na mismong yung senior citizen nila, ka-action teen, ay pwede na as proof of parang po marehistro sila sa PhilHealth. Basta tama ang pangalan nila, tama po ang birthday nila na sila po ay 6 years old na or senior citizen na, ay automatic po mapaprocess natin. So ang kagandahan, on na yung ating website, no? Pwede na natin ma-download yung ating mga forma sa PhilHealth. Tama. At alam mo ba, ang magandang balita pa dito, hindi lang yung senior citizen, actually, yung mako-covered ng RA 10645. Dahil ang mga senior citizens natin, ay pwede rin po silang mag-declare ng kanilang qualified dependents na sakop din po ng kanilang ng membership. Sino-sino ba ang pwede nilang i-declare as dependent? Ka-action teen. Yes, una na dyan. Syempre, ang legal na asawa na hindi po aktibong miyembro ng PhilHealth o hindi din senior citizen. At kasama na rin po ang kanilang mga anak na 20 years old and below. Ang tatanungin nila dyan, bakit may anak pa ba sila na below 21 years old? Oo, yun nga din. Actually, meron po. Meron tayong mga lolo at lola na kung medyo bata-bata pa po yung asawa nila, ay talagang meron pa silang mga anak po na 20 years old and below, mapa-legitimate, illegitimate, adopted, or foster child, ay pwede po nilang i-declare at sakop din po ng kanilang coverage ang kanilang mga legal na dependent. So, hindi lang si lolo at lola ang magbibigyan po ng coverage, kundi pati ang kanyang mga qualified dependents. So, pwede pa silang i-declare, no, as their legal dependents. So, kailangan lang nila kung sakaling mag-declare nila yung asawa nila. Senior citizen sila, pero i-declare nila yung asawa nila na below, wala pang 6 years old, no, kailangan nilang magbigay ng photocopy ng kanilang marriage certificate or marriage contract. Siyempre, tatanungin na, sir, pwede ba itong galing sa munisipyo, galing sa local civil register? Opo, basta may local civil register yung number, no, yung registry number sa ating marriage contract or marriage certificate. Ngayon, sabi ni Tin, pwede ding i-declare pala yung ating mga anak ng edad 20 pababa. Legitimate yan, illegitimate, adopted, stepchildren, foster child, ay pwede. Kailangan lang natin magbigay ng kaukulang dokumento. So, yung birth certificate ng bata, kung legitimate yan, kung kahit namang illegitimate, kasi dati-dati kasi yung sa panahon namin, pag illegitimate, kailangan i-acknowledge sa likod ng birth certificate. Pero with the new civil code, usually naka-declare na kung sino yung parent, na kayo yung parent ng ating anak, or kung sakaling adopted naman, yung court resolution na in-adopt natin yung bata, at kung yung poster child naman, yung ating poster certificate from the DSWD. So, i-attach lang po natin yan para po ma-declare sa ating database, para kung sakaling wag naman sana may magkasakit sa ating membro ng pamilya, ay hassle-free na ang pag-avail ng ating benepisyong PhilHealth. Tama ka dyan. Siyempre, tatanungin ang ating mga lola at lola, baka kasi iba yung benepisyo ng mga senior citizens, sa mga nagbabayad na miyembro na naka-empleyado sa gobyerno o sa mga privado, o iba yung benepisyo ng member, si lolo at lola, sa qualified dependent. Ang kagandahan po niyan, ang lahat po ng miyembro ng PhilHealth, ano pa man ang kanilang membership category, ay may pare-parehas pong benepisyong natatanggap. Yun yung tinatawag natin na equality po, na lahat po ng miyembro ng PhilHealth ay may
Meron pare-parehos po na benepisyo at wala pong discrimination pagdating po sa pag-avail ng benepisyong PhilHealth. Ano-ano nga ba yung mga benepisyong makakabtan ng ating mga members, especially our lolo at lola? Siyempre, Kaksyon Tin, no, nandyan yung ating inpatient benefits. So, ating inpatient benefits, mga Kaksyon, ito po yung ating regular na benepisyo na kung saan pwede tayong mag-avail ng ating benepisyong yung ating medical, nasa medical condition or kung sakaling tayo po ay operahan. Ito yung ating inpatient na ang requirement po kailangan nasa PhilHealth accredited na hospital po tayo at accredited yung ating doktor. Kailangan po ma-confine tayo at least 24 hours at syempre ma-avail natin yung ating mga benepisyong for medical condition tulad ng pneumonia ng ating benepisyo ay 15,000. Yung kung sakaling tayo po mga lolo't lola ay usually prone sila or common sa kanila yung mag-essential hypertension na kailangan i-manage sila sa hospital na at least 24 hours ay meron tayong 9,000 na benepisyo. Huwag naman sana kung sakaling tayo po yung stroke, may benepisyo tayong 28,000 at kung sakaling may hemorrhage or stroke with hemorrhage, may benepisyo naman tayong 38,000. At syempre, common na karamdaman yan, yung asthma, may hika, si lolo at lola, may benepisyo po tayong 9,000 pesos. Sa ating medical condition, alam mo ba, Tina, saklaw na ng package ng PhilHealth yung ating professional fee dahil 70% ay sa facility at 30% naman sa ating benepisyo ay para sa ating professional fee. Mm-hmm. At alam mo ba, maliban sa mga inpatient benefit, yung medical at saka yung mga operation na pwede nilang makamtan, ay meron din po tayong benepisyo yung ZAE benefit. Ito pong ZAE benefit ay yung mga benepisyo po ng PhilHealth para po sa mga malulubhang karamdaman. Mm-hmm. Halimbawa na lang po, ang kidney transplantation, no risk kung kayo po ay nangangailangan ng kidney transplantation at kayo po ay magpapa-opera sa isang contracted hospital ng PhilHealth. Iba po yung accredited sa contracted, ha. Meron po tayong mga nakontrata na hospital na makapagbibigay po ng mas mataas na benepisyo para sa kidney transplantation, 600,000 pesos po yung maaaring ma-avail ni lolo or lola or any PhilHealth member na mangangailangan nito. At syempre, meron tayo dyan sa Lorma Medical Center, tama? Action James sa La Union. At Region 1 Medical Center naman dito sa Dagupan City. So, at syempre sa iba pang mga contracted na pasilidad ng PhilHealth na available tong kidney transplantation na to dahil sa Region 1 ang LARMAT ang Region 1 Medical Center pa lamang. Yes, at nandyan po yung coronary artery bypass graft, standard risk na may benepisyong 550,000 pesos. Yung prostate cancer, early stage pa lang po, may benepisyo pong 100,000 pesos. At para sa breast cancer, early stage 0 to 3A pa lamang, ay meron din pong benepisyong 100,000 pesos sa ating mga contracted hospitals. Pero kung kayo po ay magpapagamot sa mga hindi contracted hospitals, pero PhilHealth accredited hospitals, ay meron din pong benepisyo. Yun nga lang, maaaring mas mababa po sa mga nabanggit ko na mga amount para sa mga sakit na ito. Yes, so nabanggit na natin yung ating inpatient at ang ating ZAE benefit package. Paano po makakapag-rehistro sila lolo at lola at ano-anong mga dokumento? Tulad nga nung nabanggit natin, PhilHealth member registration form lamang po, kalakip ang photocopy ng inyong birth certificate or senior citizen's ID ay makakapag-rehistro na po kayo. At syempre, nabanggit din po natin yung mga inpatient at ZAE benefit packages na ilan lamang sa mga maa-avail pong benepisyo ni lolo at lola at maging ng lahat ng ating mga PhilHealth members. Yes, at syempre may katanungan sa ating live, no? Tinatanong kung paano daw ang pagbabawas ng ating senior citizen discount. So, mamaya po sasagutin po natin yan pagkalipas po ng mabanggit natin yung ating mga benepisyo sa PhilHealth. So, nabanggit na natin, Kaksyon Tin, yung ating inpatient benefits na kung saan pwede palang ma-avail yung ating mga benepisyo na kung ang kaso po ay medical condition na kung saan 70% nga ay pupunta sa pasilidad at 30% ay pupunta sa ating professional fee.
Halimbawa, kung na-dengue, that's 10,000 yung ating with or without warning sign na mako-confine ka sa kasong dengue, kasi yun ang common na karamdaman ngayon ng confinement natin. So parang 70% ay pupunta sa ating facility fee at 3,000 naman ay para sa ating professional fee. So mababawas po yun sa ating billing or sa ating statement of account. At syempre, kung ang karamdaman po natin ay operasyon tulad ng appendectomy, no, yung pagtanggal ng appendicitis natin dahil ruptured na or acute na yung ating appendix, so ang ating appendectomy sa PhilHealth ay 24,000 ang ating benepisyo. So sa na kaso, kung ganito procedural yung kaso o operasyon, 60% ay pupunta sa ating facility fee at 40% naman sa ating professional fee. Tama, paalala lamang po, yung mga binabanggit namin ay ilan lamang po sa napakaraming sakit na covered po ng PhilHealth. Halos lahat naman po ng sakit ay mayroong katapat po ng case rate. At syempre, maliban po sa inpatient at Z benefit, ay meron din pong outpatient benefit ang PhilHealth. Kasi karamihan po sa ating mga miyembro, sinasabi natin, kailangan mo pang ma-ospital para maramdaman ang benepisyo ng PhilHealth. Hindi po. Meron po tayong mga outpatient benefits na hindi po nangangailangan ma-admit sa ospital para makamtan po ang benepisyong PhilHealth. Una na po dyan, usong-uso sa ating mga lolo at lola, yung cataract extraction, dahil kung medyo tumatanda na po tayo, dyan na po nagkakaroon ng katarata ang ating mga mata. So para po sa cataract extraction, meron po tayong benepisyong 16,000 pesos para sa isang mata. At kung isusunod naman yung isang mata, after 24 hours ay another 16,000 pesos naman po. So meron din po tayong TB dots package na 4,000 pesos at animal bite package na 3,000 pesos. So, syempre, nabanggit ko na rin naman po ang outpatient benefits ng PhilHealth. Alam niyo po ba na merong bagong-bagong benepisyo ang PhilHealth na tinatawag ng PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o PhilHealth Konsulta? So, ito po ay center-based benefit ng Universal Healthcare na naglalayon po na makaiwas po ang mga Filipino na magkaroon ng malulubhang karamdaman, na magkaroon po ng early detection kung sakaling merong sakit ang ating mga mamamayan. At syempre, para po mapangalagaan ang kalusugan ng mga Filipino. Under the PhilHealth Konsulta, ang ating mga PhilHealth members and their qualified dependents po ay makaka-avail po ng health screening and assessment. Kasama na po dyan ang 13 na laboratory or diagnostic test at 21 na gamot po. So, alamin po ninyo, ang pinakamalapit na accredited consulta provider sa inyong lugar, magparehistro at magpakonsulta na. Yes, tama ka dyan, Kaksyon Tina. Siyempre, kung tatanungin nila kung sino-sino yung mga accredited na consulta provider, no? Kasi hindi lahat naman accredited na mga hospital ay nagbibigay sila ng consulta package. So, para po sa ating from Municipality of Aguilar po, nandyan po ang yung RHU Aguilar, ang Western Pangasinan District Hospital, ang Rural Health Unit ANDA, Asinggan Community Hospital ay accredited, ang Asinggan RHU po, accredited averting facility, accredited po bilang consulta provider. Ang Municipal Health Office po ng Bani, Pangasinan ay accredited. Ang Basista Rural Health Unit ay accredited bilang consulta provider. Ang Rural Health Unit of Bautista, Pangasinan ay accredited. Ang Nuestro Señor Santo Niño Hospital Incorporated ay accredited po. Bayangbang District Hospital, Bayangbang Rural Health Unit 2, Rural Health Unit 1 o Bayangbang, Binalonan RSU, Bulinao Community Hospital, Rural Health Unit 1 Bulinao, Rural Health Unit 2 Bulinao, RSU ng Burgos, Pangasinan accredited, Kalasyao Rural Health Unit, at ang Dagupan City Health Office ay accredited bilang consulta provider. Tama, dito sa Pangasinan, accredited as consulta provider din po ang Dasol Community Hospital, RHU Infanta, Pangasinan Lying-in Center, ang Labrador Municipal Consulta Health Provider, Lawak Rural Health Unit, Lingayen District Hospital, Rural Health Unit of Mabini Birthing Facility, pati na rin po ang Rural Health Unit 1 ng Malasigi, Manawag Community Hospital, Rural Health Unit po ng Manawag, MBP
Blessed Trinity General Hospital dyan po sa mga Tarum, pati na rin po ang mga Tarum District Hospital. Accredited din po as PhilHealth Consulta Provider ang Mapandan Community Hospital, Puzurubio Community Hospital. Sa Rosales naman po ay kasama ang Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center, pati na rin po ang Rural Health Unit ng Rosales, Pangasinan. Kasama na rin po dyan sa San Carlos ang Pangasinan Provincial Hospital, San Carlos City Health Office, Rural Health Unit 1 PhilHealth Consulta Provider, at San Carlos City Rural Health Unit 2 Consulta Provider. Yes, at syempre sa San Carlos pa rin, accredited ang kanilang R-Issue 3, ang San Carlos City Rural Health R-Issue 4 nila, at syempre ang R-Issue 5 ng San Carlos, at ang Manzon Maternal Care Company accredited. Sa San Fabian, ang San Fabian Rural Health Unit, sa Dr. Laureano S. Perez Memorial Clinic sa San Manuel accredited. Sa ang sa inyong R-Issue po sa San Nicolas ay accredited po as consulta provider. Ang Santa Maria Rural Health Unit, Sual Rural Health Unit, Sual Primary Care Facility Infirmary, ang Eastern Pangasinan District Hospital, ang Tayub Family Hospital, private na hospital po ito, accredited po. Ang Umingan Community Hospital, R-Issue Urbistondo, Ordaneta District Hospital, Ordaneta City Health 1 saka 2 ay accredited, at ang Villasis Health Center and Birthing Home ay accredited po bilang consulta provider. Kaya tayo po ay magparehistro po dito sa mga accredited provider natin ng konsulta para po makabil po tayo ng ating check-up, yung ating health screening and assessment, mga piling laboratory at diagnostic test, at mga piling gamot at medisina kung kinakailangan. Lalong-laro na yung ating mga senior citizens din, no, na usually mga ka-maintenance, sabi nga ka-maintenance, mga nagme-maintenance, or sila po ay diabetes, nagme-metformin sila, ito po ipoprovide po ng ating consulta provider. Kung tayo po sa mga government consulta provider magsasadya, libre po ang ating benepisyong PhilHealth consulta. So, maabil nila yung ating libreng check-up sa doktor, libreng 13 na laboratory kung kinakailangan, at 21 na piling gamot at medisina. Yung kasama yung ating pang-maintenance, pang-asthma, at para sa diabetes po. Pero kung sakaling doon po kayo magpapakonsulta, syempre maaaring dalhin natin ang lahat ng ating membro ng pamilya para po masiguro na bawat Pilipino ay nakikita ng doktor, at kung sakaling may karamdaman ay maagapan ka agad o mabigyan ng paunang lunas para hindi po lumala at hindi na kailangan pang magpa-confine o admit sa ating mga accredited na hospitals. Tama ka dyan. So ano pang hinihintay po natin? Magparehistro na at magpakonsulta na. At syempre, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, ang benepisyong PhilHealth para kay Lolo at Lola. Alam niyo ba na para sa isang member po, ano pa man ang kanyang membership category, ay may nakalaang 45 na araw po na pagpapa-hospital sa loob ng isang taon para po doon sa primary member, and hiwalay po na 45 na araw naman para sa kanyang mga qualified dependents. So that's a total of 90 days, 45 days for the member and another 45 days na paghahati-hatian ng kanyang mga legal dependents. Pero pag sinabing paghahati-hatian, di naman po kung tatlong anak mo o dependent mo divided by 3, hindi po. Kung sino po yung mga kailangan po ng hospitalization, ay syempre siya yung makakagamit po noong araw ng confinement. At syempre, magandang balita pa mga ka-action, no? Lalong-lalo na sa mga seniors, kasi usually pag nagsi-senior na, nagfi-fail din yung kanilang kidney. So ang magandang balita po, ang PhilHealth po, pwede na pong magbigay ng up to 156 na hemodialysis sessions. So ibig sabihin, kung sa isang taon we have 52 weeks, at least pwede kayong magpa-dialysis ng tatlong beses kada linggo. That's equivalent to 52 times 3, that's 156 na hemodialysis. At alam mo ba, Tina, ang kinocover ng PhilHealth kada session ay 2,600 ang ating benepisyo. Kaya 156 times 2,600 equals 405,600 pesos in one year po ang babayaran ng PhilHealth para sa isang membro na may chronic kidney disease stage 5 na nakatala po sa PhilHealth dialysis database. Yes, so ibig sabihin, ito po yung mga nag-fail na yung kanilang kidneys talaga. Kaya hindi na sila pwedeng, kailangan nilang magpa-declare na o ma-encode na sa ating PhilHealth dialysis database.
para po makapagbigay tayo o makapagpakaloob tayo nitong ating benepisyo na kada pasyente nga in a calendar year ay pwedeng 405,600 pesos ang pwedeng i-avail. Kasi may tumawag sa akin kahapon nga din dahil nga nasa Region 1 Medical Center nga yung kanilang pasyente. Nung sinabi kong pwede po tayo dahil pwede allowed na ng 156 sessions at ang kada pasyente nga is 405,600 na ang benepisyo. Liban ito, pwede pa siyang ma-admit or ma-confine ng mga nabanggit nating mga benepisyo. So, sobrang na-amaze sila dahil napakalaki daw at isipin mo, maraming nagdadialysis na Pilipino ngayon. Kung ang tanong nga, kung kaya daw ma-sustain ng PhilHealth itong benepisyo na pinagkakaloob natin na dialysis alone ay 405,600 pesos na in a calendar year at for effective pagdating na naman ng January 1, automatic na naman yung 156 dialysis session ng ating mga pasyente na may chronic kidney disease stage 5. So ito po ay bilang patunay na hindi po nagbibingi-bingihan ang PhilHealth sa ating mga hinaing na as long as ang ating pondo po ay stable at strong po ay automatic po na magbibigay po ang PhilHealth ng karagdagang mga benepisyo tulad nitong ating 156 hemodialysis session na kung saan ito'y institutionalized na, ibig sabihin built-in na or regular na na benepisyo ng PhilHealth para sa ating mga mamayang Pilipino na may chronic kidney disease stage 5. Tama ka dyan. So, syempre, yan po ay patunay na ang PhilHealth po ay nakikinig sa hinaing ng ating mga PhilHealth members na lalo na ang ating mga dialysis patients na every third quarter of the year ay talagang kumakalampag na po sa PhilHealth para dagdagan ang dialysis session para po madugtungan ang kanilang buhay dahil syempre napakahirap din po sa lalong mahal ng mga bilihin ngayon kung dadagdag pa talaga yung pagpapagamot natin na pagpapadialysis ay medyo masakit na sa busa kung kaya't masaya po ang ating mga dialysis patients na 156 na po ang dialysis sessions na binibigyan ng PhilHealth para sa isang taon. Yes, yung nakausap ko nga Kaksyon Tin, sabi niya ito daw ay dugtong buhay para sa kanila dahil sapagkat syempre pag hindi sila nakapagdadialysis kasi talaga nanghihina sila. Kaya, syempre po yung panghihina na yan ay kung hindi maagapan o hindi may bigay yung tamang pagdadialysis sa kanila, ay pwede nga mag-end or pwede sila ikamatay itong ating hindi pagdadialysis. Kaya, ang 156 sa hemodialysis na binibigay ng PhilHealth ay dugtong buhay talaga sa ating mga pasyenteng may kidney disease stage 5. Tama ka dyan. At may nagtanong din, Kaksyon JM, kasi nga, di ba, ang mga senior citizens, sabi nga nila, pag nag-60 na sila, mayroon na silang 20% discount. So, ito daw ba ay applicable sa kanilang hospital bill? Dahil malaking bagay daw ito kung tutuusin, kung maibabawas ito sa kanilang mga gamot, sa kanilang professional fee ng doctor, at sa kanilang hospital bill in general. So, applicable daw ba ito? At ano-ano pa yung mga pwedeng ibawas sa kanilang bill para mas lumiit na lang yung kanilang out of pocket. Yes, tama ka dyan, Kaksyon Tin. Ngayon nga yung tanong ng ating nag-comment nga sa ating FB Live na kung saan nga, yan nga ay paano daw ang pag-discount ng mga hospital. Kasi pag napabaliktad mo yan, yung kanilang 12% VAT exemption, saka 20% or inuna mo ang PhilHealth, malaking bagay na na mawawala sa ating pasyente or sa ating mga senior citizen, no, na kung saan napakalaking bagay talaga nitong kanilang mga benepisyo at pribilehiyo, no, sa atin sa PhilHealth at ng at sa ating gobyerno. So mga Kaksyon, ang tama pong pagkaltas ay syempre unang-una magbibigay ng hospital ng kanyang actual charge, no, magkano ang actual charge niya. Halimbawa kung na appendectomy yung ating senior citizen, so unang ikakaltas po yan magkano ang actual charge niya. Kung halimbawa ang charge niya ay 70,000, so dapat makaltas muna bago ang 24,000 na benepisyo ng PhilHealth, makaltas muna ang kanilang 12% na VAT exemption kung sakaling hindi non-VAT yung ating hospital. Kung VAT yung hospital, VAT yung usually yan ang nasa OR yan eh, kung VAT ka or non-VAT ka. Kung VAT na VAT ka, automatic dapat magbigay ka ng 12% VAT exemption. So yung 70,000 times 0.12, yun yung dapat makaltas. At syempre, kung magkano yung natitira na dapat bayaran,
doon mo pa ita-times yung 20% kasi susunod yung 20% discount. Ile-less. O, tapos pag ni-less yung 20% discount, kung magkano yung subtotal, ibabawas ngayon yung ating 24,000 na benepisyong PhilHealth. So, halimbawa, sa nabanggit natin nga yung, compute na lang natin para sigurado. So, yung ating, halimbawa, 70,000 yung bill niya, so, ibawas mo natin yung 0.12%. Mm-mm. So, may 8,400 na makakaltas sa kanyang bill na 70,000. Mm. Di, may 61,600. Tapos, ikakaltas mo ngayon yung 20% dapat doon. So, 61,600 minus bawasan natin ng 12,320. Mm. Minus ano yan? 61,600. So, may parang tumaas ah. 70,000 minus 12%. Ang matitira, 84 yung 12% niya. Ang matitira na lang is 61,600. Minus 20% pa na 12,320. Ang remaining na lang is 49,280. Less 24,000. Less 24,000. So, ang bawas, ang out-of-pocket na lang nila ay 25,280 pesos. Yes, ganun dapat ang pagkaltas mga ka-aksyon. Mauna muna, actual charge nila, minus 12% discount, yung matitira na minus 20% discount, tapos yung PhilHealth benefits at syempre yung sobra na ba-excess ninyo, yung tinatawag nilang out-of-pocket na kailangan nyo ng bayadan sa ating hospital. Mm-mm. Ngayon, ang tanong dyan, ka-action team, paano daw kung sakaling yung ating benepisyo, halimbawa siniparik nila yung bayad sa hospital, facility fee, at siniparik naman nila sa baba yung ating professional fee. Ibig sabihin ba ang babawasan lang ng 12% VAT exemption, 20% discount ay yung sa facility fee? Hindi po. Kung hiniwalay nila, nasa taas po yung facility fee, dapat makaltasan nyo ng 12% discount, ng 20% discount, at ganun din dapat yung professional fee ay dapat bawasan din ng ating 12% VAT exemption at ng ating 20% discount. Tama ka dyan. Ayan. So, sana po ay maging mapanuri po tayo sa ating mga pinipirmahan po na statement of account. Pag tayo po ay na-hospital, kailangan i-check po nating mabuti kung naikaltas ng tama ang ating 12% VAT, ang ating 20% discount, at lalong-lalo na po ang PhilHealth benefit na inyong makakamtan. Upang sa ganun ay maliit na lamang po ang mababayaran ninyo, at syempre yan ay malaking tulong na rin po kung tutuusin. At alam mo ba na ang ating mga senior citizens ay isa sa mga kabilang sa ating no balance billing na pwesiya ng PhilHealth, dahil under the no balance billing policy, ang lahat po ng mga kasambahay, indigent, senior citizens, and lifetime members po na naka-admit po sa government hospitals na nasa ward type accommodation ay qualified po sa no balance billing policy. Nang ibig sabihin po ay wala na po kayong babayaran maski piso po sa inyong hospital bill dahil kayo po ay nasasakupan na ng ating no balance billing policy. Tandaan na po ninyo na yan po ay sa government hospital at dapat po ay nasa ward type accommodation po kayo. Yes, tama ka dyan, Kaksyon Tin, no? So, saklaw ang ating mga senior citizen kasama ang kanilang legal na dependents ng ating pulisiyang no balance billing basta nasa ward type accommodation lang tayo ng ating pampublikong hospital. So, napakalino po yun. So, ibig sabihin, hindi makapag-avail ng ating benepisyong PhilHealth ang ating mga senior citizen at kanilang mga legal na dependents. Oo, at if sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.